si Bea? Kailan naman nag 30 po? Tsaka naman naguhubad-hubad na ganyan? Ito namang si Gogo, tsaka si Julia. Nagtatakot-takot, tapos ngayon papansin-papansin ng post ng picture. Hindi naman silang umamin, hindi ba? Hindi daw kasi, itong si aktor ang tatay ni Baby. Kundi yung isang sikat na politiko. Hindi na daw siya galit sa'yo. Tuntua nga daw siya sa'yo. Diyosa! Oh. Diyosa, nahihirapan ako huminga! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ikaw po si Mama Loy! Ito naman po si Diyosa po! At ito naman po si Papa O si OGP. At ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Inchi ka muna! Ah, talaga ba? Sige, bigay na sa'yo yan. Genius ka eh, di ba? Ay, wala ko siya sabi ng genius ako. Ha? Ako nga nagsasabi ng bobo ko. Di ba? Sabihan ako ng bobo. Ang bobo ko. Gusto ko lang happy siya. Oh, ibigay na nga daw sa'yo kasi nga daw genius ka. Sino nasabi niya? Si Bibi! Genius. bigyan na natin genius daw, Chelsea. Sige, genius. Oh, genius daw ako. Thank you, baby. Hindi na lang daw siya galit sa'yo. Tuntua nga daw siya sa'yo. Tuntua nga ako sa kanya, no? Hindi ako galit sa kanya. The mutual is failing. Ha? Ang genius nun, ha? Anyway, ganyan ka dyan, baby, ha? Naliwa ko sa pundibinis mo sa kotse. Diba? Fairness. Babaeng-babaeng. O, tinan mo, pinapanood kita. Diba? O, diba? Ayan, at syempre pa, o, parang ang ginagawa mo, Diyosa. Dapat kanina ka pa nagnita. At ito, OG, o, tinan mo itong mukha kong ito. Right before your eyes. Right? Sa inyong mga mata. Anyway, umpisa na natin ito, ha, Loy? Yes, Loy! Nice. Oy, nakakaloka! Nakita niyo na ba? Alin? Ang bagong Tanduay Girl. Oh my God! Yung Tanduay Girl Calendar 2022. Yes! Siyempre, nakita na nila yan, di ba? Si Bea Alonso. Ang ganda niya! Nagpasabog ang lola! Nakakaloka yung mga tupis! Yes! So, nakakatanggi. At her age, ha, ilang taon? 34! Imagine nila diba? Yan, di ba? Hindi pa rin nagbabago yung Bea noon at ngayon. Yung pa rin siya. Kaso naisangon sa akin yung ano, yung mga reaksyon ng netizens. O, ano na naman sinasabi nila? May mga natuwa, umanga, pumuri. Meron din namang mga nag-bash na nakapagsabi pa ng netizens. May nag-bash? Tagandang nini ni Bea? Diba? Sabi nila, ano ba naman yan si Bea? Kailan naman nag-30 po? Tsaka naman naguhubad-hubad na ganyan? Sabi lang ganyan. Oo, hindi naman nakambad. Gamit tayo pa rin doon. Nakagupis na. Oo, alam mo, yung mga ganyan, siyempre, you really cannot please everybody. Oh. Kahit marami nang humahanga, eh meron pa rin iba na talagang mariringgan mo ng mga ganyang kamigahan. Lalo na yung mga taong hindi nila kaya yung ginawa ni Bea. Lalo na yung iba na hindi naman kamukha ni Bea. Mm-hmm. O sumusunod o mahabol sa ganda ni Bea. Mm-hmm. Yan yung mga aasahan mo kung sa salita. Mm-hmm. Oo, pero syempre, alam mo, maganda yan ha. Kasi pagtanda ni Bea, meron siya ano. Oo, yan ba yung calendar girl ng 2022? Diba? Pag sumapit na yung 2050. Oo. Oh. Ilan taon na si Bea no? Ha? 24 plus, ano mga 60 plus. Oo. Oh. Oo, oh, imagine nyo yan. Pag ano yung, oh, sexy ko pa dito. Oo. Siya. Pero na siguro ang kinagulit ng mga tao kasi parang wala sa image ni Bea yung magsisexy ng ganon, di ba? Dahil kilala natin siyang sweet, serious na actress, tapos biglang ngayon, pakpakandar! Hindi, may mga ganon naman, Loy.
Oo, yung mga nagiging ano na, daring, nagiging ano na, nagpapasexy na. Kasi, more than ever, ngayon nila kailangan gawin yon. Kasi nakakaya naman pag ang tanda-tanda mo, nagdo ka pa magagaganyan. Kaya maganda rin yung ginawa ni Bea na yon, na nagpasabog na siya. Oo, bago pa mahuli ang lahat, bago pa humulubot ang kanyang balat. O, bago pa siya magkaroon ng maraming pileges, ng wrinkles sa mukha, magandang i-flaunt niya na yan. Eh, di ba sabi nga nila, when you have it, flaunt it. Yeah! Nakakaya naman kung wala kang ganun, tapos ang lakas-lakas ang loob mo. Tama. Di ba? Pero nakakabilib din yung mga wala ka ng katawan, pero gusto mong kumanyan, no? Gusto mong pa-sexy. Ibig sabihin, well, hindi ka nga sexy, pero meron kang lakas ng loob. Yung kumbaga parang ano, confident ka sa sarili mo, in-embrace mo yung loss mo kung meron man, di ba? Pero kung si Bea, di ba? Flawless! Tsaka may mga behind the scenes shots eh. Di ba? Na talagang pagkakinis-inis ang batang yan. Di ba? Tsaka ang ganda ng mukha. Hindi nagbabago na eh. Kung isang araw na eh, sabihin sa'yo ni Liza Soberano na gusto kong maging Tandoy Calendar Girl, papayagan mo ba siya? Tatanong po muna sa kanya, kung umiinom ka ba ng alak, anak? Ha? Ba't kailangan ba umiinom ng alak? Siyempre. Siyempre. Parang na rin nag-endorse ng Dayport. Okay. Parang nag-endorse ng Yossi. Diba? Kahit masabi mong calendar lamang yan, syempre, importante pa rin. Kinukonsume mo ba yan? Ginagamit mo ba yan? Hilig mo ba yan? Umiinom ka ba ng alak? Kasi, yung pag-endorse ng alak, ay nakaka-mature yan. Nakakadagdag ng edad. Tama. Oo, ang mga artista, tandaan ninyo ha, hindi sila tumatanda every time sasakit yung birthday nila. Tumatanda sila sa mga role na or character na ginagampanan nila. Ah. Para si Sarah Heroni mo, di ba? Napakatagal bago magkaroon ng kissing scene. Mm-hmm. O, ilang years ang inintay. No? Lumagpas na siya ng 18, hindi nakikipaghalikan niya. Oo. Oh. Kasi once makipaghalikan ka na, medyo magmamature ka na. Once ikinasal ka sa eksena, magmamature ka din. Once bigyan ka ng anak, mag-pregi ka kunwari, nagmamature ka din bilang artista. Lalo na pag nanganak ka. Lalo na kung ang anak mo ay malaki na, tapos ilang taong pa lang. Kaya pala, all these years na, ay nananatili kang bata. Kasi hindi ka rin tumanggap ng ganyang role eh. Yung may kissing scene, may kasal, nanganak, nagbuntis. Alam mo kung bakit? Bakit? Walang offer. Mo. Kahit may asawa na si Sarah, tingin mo pa rin sa kanya, batang Sarah. Oo nga. Diba? Oo. Yung pa rin yung image niya sa'yo. Oh, yun yung inaano ko. Kahit kay Eliza eh. Hindi naman si Eliza Soberano. Mm. Oh, sa isang lalaki lang siya papayag makipag-kissing scene. Mm. Hindi siya pumapayag sa iba. Oo. Oo. Kay Enrique lang. Yes. So, may mga alok din kay anong dati, mapubuntis. Oo. Ganon. Ang inaalaw lang namin, hindi. Pwede siya may pamangkin na binubuhay, na pinalalaki. Mga ganun lang. Pero pag binigyan mo ng anak, yung karakter niya, ayun na. Tatanda yung dating niya. Hindi naman yung mukha, kundi yung dating. But anyway, naku, lumalayo na tayo doon. Ito lang yung endorsement ng kalendaryo ng anak si Bea. O, maganda, Bea, in fairness. Yes. In fairness na ano, amazing. Congratulations! Yes! Talaga mag-endorse ng alak, pero carry mo naman yan. Oo, di ba? Ba't ka nagpapabango, Diyosa? Ay, pampa-fresh! Ay! Wow! Sabila sa akin noong una. Ito, OG, mamaloy, speaking of alak. Oh, sa amin. Napabig na ito naman si Diyosa. Ano naman yan? Sa amin ito, Diyos ko, may mga tunog baga. Oo. Yung babae si Ate Marichu, sinugod ang mister. Oh. Nagbubunga nga. Oh. Hoy! Ikaw na lalaki ka? Nagiinom ka na naman diyan? Wala pang niluto. Ang mga nilabhan, ang mga sinampay, hindi mo nilikaw. Ang mga bata, nag-iiyak ka na. Umuwi ka na sa atin! Gumarli lamang ang mister. Umalis agad ang babae. Hanga! Hanga ang mga kainuman! Gumarli lamang! Sabi ng mga kainuman, pare, batas na batas ka! Oo, oh, gumanyan.
Abay, di may nakasulat sa tataw? May tattoo, nakasulat? Oo, wow, may tattoo! Ano nakasulat? Susunod na! Ito na susunod na. Oh, ano to? Ay, Diyos ko, si Angelica Panganiban. Oh! Ano ba yung kanyang pelikula? Parang Alaswa daw yata. Ay, yung poster! Oo, ano ba yung poster niya? Ng The Kank Show! The Kanks? Oo, hindi nagpakabog na sa ano, tanbay posters niya, no? Oo. Ni Vega. Ano kasi ba ito na, talagang parang walang suot eh. Oo. Nakakaloka. Ano ba yan? Kwento mo nga sa amin. So, ito na nga. Ito pala isang bagong show, series, dun sa ano, WeTV na app. Oo. Oh. Papanood to yung Biyernes. Para siyang sexy comedy na yung, ano, na TV show. Oo. Oh. Na kung saan si Angelica Panganiban daw, para siyang sex guru. Yung nagdudulog sa kanya pag may mga sex problems, na siya yung nagbibigay payo. Okay. Ganun yung mangyayari sa bawat episode. Oo. Oh. 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 Show. Hindi ko alam. Eh, kasi syempre, sa mga hindi nakakala, Kanks, short for Kang-Kang. Yeah. Kang-Kang is yung... Dinirepso mo talaga? Pinasweet na nga nilang Kanks. Oo, hindi sa mga hindi nakakala, Kanks show. Ah, so short for Kang-Kang. Ay! Pag Kang-Kang, Kang. Pero syempre, alam mo, believe din naman ako kasi kay Antoinette Hadaw. Yes! Created by Antoinette Hadaw. Yes, Project E. Napakahusay na scriptwriter din niya at director. Oo. Kaya aabangan natin talaga. Aabangan natin yan. Siguro na yun, kung na-miss natin yung dating called Tadhana at saka yung Genie in the Bottle, di ba? Ito yung mga karakas na ano eh. Correct! Na, sexy comedy, di ba? Correct! Aabang yan. Yan, abangan natin yan, ha? Pero Naya, inaabangan pa rin ng mga tao yung pag-ami ni Julia at saka ni Coco. Lalo na sa paglabas na naman itong bagong picture sa Instagram ni Julia. Oo nga. Talagang wala namang anong dahilan o wala namang selebrasyon o anibersaryo. Oo. Or okasyon. Birthday, what? We knows ni Julia ang picture kung saan, cute na cute, yes, na nakapost si Coco nang hindi nakatingin sa camera. Yes. Diba? Tapos pag-swipe mo, siya naman. Siya naman. Ano nang nakalagay doon bilang caption? Tunay na susulat. Basa. Today is a great day to smile and be happy. Oh. Nasaan ba sila niyan? Parang nasa Ilocos yata ito na yun. Kasi diba parang doon sila nagsushooting na probinsyano. Isang beach, no? Yes, a beach oh, na yun. Oo, oh, pareho. Sila. Mga. O baka ano ito, bahagi ng kanilang taping. Yes. Sinamantala na nila. Correct. So, Nay, yung ibang mga netizens natutuwa dahil mukha daw unti-unti nang nagiging komportable silang isiwalat yung kanilang relasyon. Oo, ako naman feeling ko na open secret naman. Tama. Oo. Yung iba naman, Nay, ang sinasabi, ito namang si Coco at si Julia, nagtatago-tago, tapos ngayon papansin-papansin ng post ng picture. Sabi, ganun yung pagkasabi. Ganun yung pagkasabi. Maritis na maritis. Hayaan natin sila. Pero diba, pagka ganyan, siyempre ano na yan, pahimakas na yan, pahiwatig na yan, na sila na nga. Hindi ba sila umaaminin, diba? Oo. Oo. Eh, siyempre, makabang hindi sila umaamin, yung ibang tao umaamin na sila na. Parulunin pa sa mga nektawan, diba? Diba? Pero, Coco Jun, ayan, basta happy kayo. Yun ang importante. Totoo. Diba? Iswipe ko pa nga mamaloy. Oh. Dalawa lang picture. Wala, dalawa lang silang dalawa. Iswipe nyo pa mga may baby. Wala. Anong baby? Gaganda lang picture na baby. Iswipe nyo pa mga may baby. Wala. Wala. Ayan, 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 may baby. Ay, nasa baba! Ayan! May baby! Oh! Si baby ganda ka! Ano ba kayo? Ayun, baby! Nakakalok! Okay, baby, nakaparo talaga siya sa ilyo. Ay, mga post mo. Loka sa'yo, Jota. Loka si Jota. Akala ko kung may nakikita siyang hindi natin nakikita. Ay, nice, speaking of baby. Bakit?
meron nagpadala sa akin ng picture ng baby. Baby talaga. Baby kasama yung mommy tsaka yung daddy. Oh. Ano naman ngayon? Sino yan? Kaso, sabi sa akin na nagpadala, ito na nga. Mamaloy, tignan mo yung mukha ng bata. Meron bang kamukha dun sa nanay at saka dun sa tatay? Tapos tinignan ko. Kung ano, parang malayo yung mukha ng bata. Ito na yun. Diba? Meron bang kamukha dun sa nanay at saka sa tatay? Pwede naman ganun, diba? Yung nanay at tatay, pag pinagsama mo, hindi ka mukha ng bata. Pero anak nila yun. Anong issue? Ito na nga. Ang chika! Ayan na, ang gusto mga chismos ang kapit-bahay, mga kapit-bahay, mga marites at mosari yan. Ang chika, hindi daw kasi itong si aktor ang tatay ni Baby. Kundi yung isang sikat na politiko. Sino? Sino politiko yan? Si... Kapeslak nga. Diba? Kapeslak ng politiko kesa dun sa tatay at sa nanay. Oh, diba? Pero, pwede namang napaglihan lang yung politiko. Or, pwedeng kamukha ng kapatid ng girl yan o kapatid ng lalaki. Pwedeng ganun. Pero namang ganun, Doy, ha? Oo nga! Yung anak mo, hindi mo kamukha o ng nanay, ay Diyos ko. Kahit nga ako siya, sabi nga, ampun ko daw yung mga anak ko eh. O pumapayag na ako, parang wala na lang issue. Oo nga, no? Oo nga, nalimbala na ako sa punto de vista nga. Ha? Diba? Ang karo ng nanay lahat. Ah! Hindi, kamukha ko yung mga anak ko. Pero ito kasi, kamukha nga niya, mas diba, kamukha ng politiko. Kaya lang, baka lang nagkataon, baka lang nag-1 plus at equals 2 lang yung mga source mo. Paano man nagsasabi? Eh kasi nga, noon daw panahon kumakampanya si politiko, lagi daw kasama itong si actress sa mga sortie. Kaya daw, hindi kaya? Ay, Diyos ko, hirap. Kung ano yung resource, baka mali naman siya. No? Kasi ako naniniwala talaga, pwede yung anak, hindi ka mukha ng magulang. Na kahit sino sa kanila. Pwede yung ganun. Pwede yung nagkataon lang naman na kamukha yan. Pwede yung napaglihan lang yung politiko. Kasasama, ayan. Yun tuloy yung mukha ng bata. Ano? Huwag ka na magbigay ng clue at tatampal. Ayoko nang magbigay ng clue. Baka mamaya. Alam mo, paglaki ng bata, dumabas yung mukha ng nanay o anong tatay. Eh, mas masasyak ako lumiliit yung bata. Ba't umiiyak si Dol? Ba't umiiyak? May naalala lang ako. Ano yung naalala mo? Ganyan nangyari sa akin. Oo. Hindi ako tanggap ng tatay. Bakit? Tuwi-tuwi na lang yung lalaseng, lagi akong binubuntal, pinapalo. Dahil? O isang beses, umuwi ng lalaseng, pinagpalo ako. Nagalit ang inay. Sabi ng inay, asawa ka! Bakit ikaw yung ganyan kay Diyosa? Ikabait na bata naman yan. Siya ang nagluluto. Siya ang naglalabas. Siya ang nangangahol. Siya ang nag-iigil. Eh bakit ikaw yung galit na galit kay Diyosa? Sabi ng tatay ko, aba! Sino hindi magagalit? Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Diyosa, ang nararamdaman ko kayo yung pinagtaksilan. Ha? At ganun? Ay sabi ng tatay ko eh, ay paano? Sa 10 nating anak, yan lang ang pinakapangit. Yan lang ang mukhang kabaya. Ay asawa ko, huwag ka naman ganyan kay Diyosa. Dahil sa 10 nating anak, siya lang talaga ang tunay mong anak. Ha? Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ako, hindi pa namin yung subscriber! It's so easy! Click nyo lang po yung subscribe button dyan. At kung naibigin yung aming episode ngayon, huwag nyo kalimutan po comment below, i-click ang like button, at huwag makakalimutan i-click ang notification bell! Kaya, kayo
unang-unang manonotify na meron pa rin bagong video ng aming showbiz update. Siyempre, ganun din po ang gawin ninyo sa kanya-kanya namin channel. Yes! Bago po, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nako, ayan po, malapit na. Bubunutin na po yung mananalo ng overnight stay sa Highland Valley Resort. Kaya punta na po kayo dun sa vlog ko kung saan kayo pwedeng sumali. Habol po kayo! Oh, Highland Valley. Ito lang taray ni Mike Ruiz, oh. Tignan mo na may ayos si Mike Ruiz, oh. Kaloka, oh. Highland Valley. Diyos ko. Ayan, at syempre pa ang aking panayang one-on-one with MC Kalakyan. Yeah. MC Juan ng Bex Batalyo. Yeah! Ayan, oh. Oh, ayan ang trailer. Ako trailer. Pero ni Mama, parang sabi ni Papa daw, hindi ako bababa sa birthday niya. Kasi hindi ko kayang makita yung mga kaibigan niyang bakla. Ano ka ba? Minsan ka lang naghanda. Namatay pa si Papa. Dati kinahiya ko yun. Kinakayang ikwento? Oo. Dahil feeling mo? Feeling ko kasalanan ko. Na-trauma na naman ako. Nagkaka-anxiety ako kasi hinahanap ko yung purpose ko. Lagi ko natatabay yung paghihirap ng ibang tao. Hindi ko alam bakit. Tahinga ka. Hindi porkit narinig mo, kailangan mong solusyon. Anong problema, kuya? Sabihin mo na, hindi, kuya mo eh, nakulong. Sabi ko, ha? Napakaliwaga ng kanyang birthday. Nakakaloka. Nakakaloka. Sa tuwing sasapit ng kanyang birthday, nalulungkot siya. Ay, nakakaloka. Yan ang abangan ninyo, ha? Ah, syempre pa, ang kumu ni Eric. Yes, pwede po. 8 o'clock, Philippine time po. Magkita-kita po tayo dyan sa kumu account ni Erin Diaz. Yes, nasa ilalim po, ha? Yes. Ang follow po yan. At syempre, magbukas na rin din ang kumu account ninyo, ha? Yes. At syempre, masyadong ano, ha? Selling like hotcakes, itong ating frosted mug at yung white mug namin. Yes. Na may everyday sing sa blessing. Oo! Ang daming kumukuha po. Talagang maraming gustong tumulong. Ang daming nagtatalik na yung pagkano. Sa dugong alay, dugtong buhay. Basta 100 pesos lamang po yung regular. Yung white mug. Uh-oh. Yung frosted naman ay 150. Yes! Anim dapat ang kukunin yung pataas. Pag below that, lugi. Lugi. Sa shipping. Sa shipping. Oo, ha? At syempre, yung t-shirts namin na everyday singing sa blessing nandyan din po. Okay? Yes. Sa OTBS item, yan po yung IG namin. Yes. Ha? Kuloy, oy, gusto ko pala muna i-flex. Yes. Ang produktong galing sa Autoflex Store. Wow. At Crane Head Unit. Ay, naku, gusto ko rin yan! Nakita mo na sa kotse ko. Oh. Ang ganda. Yan yung first Thailand made brand in the Philippines for Android car stereos. Oh. Oh, friendly ang budget at yung quality ay high na high. Oh. Kaya meron silang third generation na IPS, which means clear view in any angles. Meron mm-hmm. sila split screen. Mm-hmm. Ayan, can play two apps at the same time. Wow! So, plug and play, no wire splicing, no worries for void warranty. Ayan. Wow. Okay, thank you ha, sa Autoflex Store Android Head Unit. Ayan, andyan po yung kanilang FB at IG account. Baka naman!
Usapin natin talaga si Mike. Ang ganda. Kasi doon ako nanonood ng YouTube at Netflix. At saka importante na yung Waze, di ba? Para hindi na sa Waze. Telepono tayo naghihirapan. Exactly. Basta may Wi-Fi ka. Yes. Ganun. Sir Mike! Ikaw naman, Josa. Ayun. Siyempre, ini-invite ko din kayo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Yes. Pag-alawin niyo po ang baso. Pag-alawin niyo po ang subscriber po. At please follow niyo po ako sa aking mga social media account, Josa Poco, sa aking Facebook page, Instagram, yes, at TikTok. At yes, puro good vibes namin po ang makapagpapalaman. Uy, kami din ni Papa O, meron yan. May like ka kami, may Instagram, may TikTok. Naku! Yes. At porn, ha? Ikaw yung meron nun. Wala ko niyan. Ginger. Wala rin ako niyan. At ito kami yung nagulay papawasin o dito at lagi ko sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi! Every gising is a blessing! Ito pa nga ba? Lagi niyong hinihilig sa amin. Ay! Gising ka mo na! Nagwiwindang talaga ako sa pamilya ni Josa, lalo na si Matay. Kakaiba! May kwento pa nga ako. Napagalitan ko noon. Sino? Ang tatay ko! Pinagalitan mo tatay mo? Aba'y oho! Aba'y siyempre hindi naman kasarapan ang panaginip ko. Ang panaginip ko, hinahalkan ako ni Paolo Abilino. Oo! Ay siyempre sarap na sarap naman ako. Ganyan-ganyan talaga. Biglang may umungol. Oo! Sabi ng tatay, Josa! Josa, nahihirapan ako huminga! Nahihirapan ako huminga! Ay, ang panaginip ko naman, isinasarapan ako! Ang tatay ko naman, ispanayakungong! Josa! Nahihirapan ako huminga! Hindi na ako makahinga! Nagising ako! Eh, sa galing ko, sabi ko, tatay, kung kayo nahihirapan huminga, ay itigil nyo na! Ay, naman kasarapan ang panaginip ko! Ginising ako sa panaginip! Gusto tayo talaga, nandun na eh! Ang kumbara na ako ni Paolo. Ay, mapasubo na sa akin.